Hello guys, welcome to my channel. Re-review lang natin itong Tolgis 2 1:100 scale master grade daban model. Kung bago ka lang sa channel to guys, huwag sana kalimutan mag-subscribe, share, and like sa channel ko. Okay, simulan na natin guys. Okay guys, bago tayo magsimula, ito palang Tolgis 2 is wala siyang pinagkaiba yung Tolgis 1. Ginawa ito galing sa spare parts ng Tolgis 1. Tsaka primary pilot nito si si Trace Cruzonada. Okay guys, simulan natin sa ulo. Naiikot naman siya ng 360 degrees. Yun nga lang, medyo madaling matanggal to front ng bibig niya. Tsaka ito guys, itong yung nasa ulo niya, itong huli dalawa na itong parts na ito, madali rin matanggal. Okay guys, punta naman tayo shoulder. Yung shoulder niya is hindi naman siya nagagalaw eh. Tapos mayroong part dito na naihahanap. Ito magkabila. Kung saan mayroon ditong parts na inilalagay para sa lagayan ng mga weapon niya. Kabilaan ko. Tapos punta naman dito sa may shoulder pa rin niya. Ikot natin. Okay, naiikot naman siya. Tanggal sa kabila. Saka guys, nga pala itong pinaka poly cups na rito, mahirap siya isok-sok. Pero sa bagay, parang ito yung pinaka lock niya. Kaya nung sinok-sok ko to, parang nag-click siya, parang gano'n. Hindi mo na siya basta-basta matatanggal, parang yung pinaka lock niya. Okay guys, punta naman sa braso. Saka itong braso niya, hindi siya na-straight. Medyo na-corve siya ng konti. Kita rin natin articulation nito. Okay, nandito naman siya. Hanggang dito lang siya, hindi siya nakakaabot dito. Yan guys. Ganun sa kabila. Sa arm niya, okay naman siya. Okay naman yung pagkaka-fit niya. Punta naman rin sa may chest part niya, yung cockpit niya nabubuksa, nandun si Trace Cruzonada. Okay, punta naman tayo sa bewang. Yun, limitado lang yung ikot ng bewang niya, pero tayuyo po siya, naliliyad siya. Okay, punta naman tayo sa may skirt niya. Ito yung skirt niya guys, na may connection siya rito sa legs niya, kaya hindi mo siya magagalaw kabilaan niya. Pero pagdating dito sa skirt niya rito sa may back, ganun din, hindi mo siya magagalaw. Maliban lang dito, meron siyang parang pinaka booster dito. Ito guys, kung kailan, kung saan pagka lumilipad siya. Okay, punta naman tayo sa may leg part niya. Okay, hindi mo siya may buka pa ng mga ayos. At talaga hindi mo siya may bubuka kasi nga meron siyang part dito sa skirt na may nakatugtong na part. Ganun sa kabila. So hanggang dito na yung pinaka-stretch niya. Okay, bubuka mo yung paan, yung legs niya. Okay, punta naman tayo sa may tuhod. Yun, hindi nga lang, medyo kumakalas yung ano niya. Natin sa kabila. Ito. Hanggang dito lang yung limit ng pagkaka-fold ng niya. Sa kabila. Ayun. Medyo maluwag lang itong part na to. Medyo madali na siya matanggal. Kaya kanina.
kagaya nung sa kabila hanggang dito lang yung pinaka-stretch ng legs niya. Hindi siya maabot sa likuran. Pero ayos lang. Okay, punta naman sa may ankle niya. Okay, naiikot naman siya. Side to side. Imitado lang hanggang ganun yung pagkagalaw niya. Konti lang yung movements niya. Okay, guys, pagdating naman dito sa may backpack niya. Meron din yung part na naibubuka, ihatak nyo lang to. Yun. Nabubuka tong side to side niyang part. Saan makikita mo rito yung para pinaka-booster niya. Tapos ganun din sa kabila. Yun, guys. Tapos pag ibabalik mo siya, i-press mo lang din to. Ganun din sa kabila. Pinipress lang siya. Okay, guys. Nasabi ko sa plastic ito, guys, wala namang problema. Okay siya, pati yung sa inner frame niya. May mga parts lang na medyo matitigas yung mga fittings niya. May mga parts din na medyo maluluwag, pero hindi siya, pero okay lang. Maganda siya, guys. Pati kapit naman natin itong backpack niya, guys. Problem din dito, guys, pag tinatayo mo siya kagaya siya ng Tolex 1. Pag kinabit mo na yung backpack niya, hindi mo na siya maitayo na maayos. Mabigat yung likod niya. Muibigay yung baywang niya. Okay, guys, punta naman tayo sa weapon tsaka mga accessories niya, guys. Ito naman yung mga weapon at mga accessories na, guys. Unahin natin itong double gun niya. Itong double gun niya, guys, wala naman problema. Okay siya. May part dito na natatanggal. Tapos pwede mo rin siya suksok. Tapos pwede mo siyang itulak ng ganun. Merong experience dito sa loob eh. Tapos pwede mo siyang itulak ulit kapag ganun. Para siya yung inakasa. Tapos eto naman part na to, dito naman ini-install yan. Tapos eto naman kinakapit doon sa right side ng shoulder ni Tolex 2. Okay, punta naman tayo dito, guys, sa shield niya. Itong shield niya, guys, okay, wala namang problema. Maganda siya. Tapos meron ditong part na pwede may suksuko yung handle ng beam saber niya. Tapos meron din dito para pagka i-hold ng kamay niya. Tapos itong part naman na to, kagaya din itong double gun niya, dito naman ilalagay yan. Tapos ini-install naman to dun sa left ng shoulder niya. Matay sa beam saber niya, guys. Okay, ito yung dalawa beam saber niya. Wala naman napapansin niyo, medyo naka-corbs na konti. Okay, tapos suko naman natin itong ilagay itong handle niya. Suko natin ito sa pinaka beam saber niya mismo. Natin mag-fit siya. Okay, fit naman siya, guys. Wala naman problema. Punta naman tayo dito, guys, sa axe niya. Kung mapapansin nyo, guys, dalawa yung axe niya. Extra part lang to para doon to sana sa Tolex 1. Tapos dalawang spear, may extra part din para sa isang spear.
is para din to sa Tolbis 1. Tapos meron din dito ang maliit na kit na si Lady Hune. Kaya lang bakit si Sigmar Kiste? Dapat si Trace Cursonada to. Tapos may mga extra hands siya. Dalawang open. Dalawang na-close na merong ano, pang-hold ng para sa PC board at iba mga weapon niya. Tapos meron dito para sa double gun niya. Panghawak ng double gun. Ito. Subukan natin ito guys na ano. Kung magpipit siya itong ito niya para dito. Pagka ito pala guys, hindi ko alam kung anong silbi nito eh. Bakit siya may ganito eh. Or siguro harang sa kamay niya. Hindi kaya guys. Nagkakaroon siya ng ano, crack. Tapos dito subukan naman natin sa may axe niya. Yun, fit siya. Ano, fit siya guys. So, meron pala siyang decals, water decals at other guys. Tapos meron pang spare para sa spirit gun, double gun niya. Tapos ibang mga sticker. Okay guys, nasubukan naman natin i-hold yung mga weapon niya, ilagay natin sa Tolbis 2 kung magpipit yung mga weapon niya. So guys, unahin natin itong ilagay itong double shield niya sa left side ng arm niya. Ito yung sinususok eh. Lalagay naman siya guys. Tapos itong double gun naman niya, ilagay natin dito sa right side ng arm niya, sa may shoulder. Yun, may lalagay naman. Madali talang mag-loose to guys. Tapos subukan natin i-hold itong spray niya kung kaya niya i-hold. Palitan natin itong pinaka-arm niya, ay pinaka yung daliri niya. Guys, kaya nang i-hold. Ang galing. Tatanggal mismo yung pinaka pinggoy niya rito. Isipin natin na maigi. Mabigat talaga yung spear guy. Ay yung ano, yung axe niya natatanggal. Hindi ko nasusubukan to guys kasi nagkakaroon siya ng ano eh. Siguro medyo lul. Medyo gagawa na lang ng paraan to.
para masusok yung sa kamay niya. Yung guys, overall, okay naman. May mga ibang mga problems lang, pero kaya naman ang gawa ng paraan. Malawag talaga yung anong pinakaanin nyo. Ito pala guys, itong beam saber nya, palagay kung may hold naman nya to. Pero subukan natin sa kabilang kamay. Susok-sok dito. Ayan, napipit naman siya guys. Kaya naman i-hold to kasi magaan naman siya. Yan guys, nasabi ko lang, okay naman siya guys. Wala naman masyadong problem. Maganda yung fittings niya. Yung iba, may medyo masisigit lang tsaka malalamot. Pero okay lang. Inner frame niya, yung nasa labas na frame niya, yung pagka-plastic niya, okay. Okay guys, hanggang dito lang yung review natin. Don't forget to subscribe, share, and like channel ko. Thank you guys for watching.